Hello, good morning. Gagawa tayo ngayon ng lumpiang Shanghai. Give it to me like... Ito ang ating mga ingredient. Meron tayong giniling, kalahating kilo, at dalawang eggs, breading mix, asin, at malunggay. Meron ding lumpia wrapper at carrots, bawang, sibuyas, paminta at magic sarap. Umpisa na natin. Halipaghalo-haloin lang natin ito. Ilagay natin ang dalawang eggs. At halo-haloin lang natin. At breading mix. Dalawang kutsara. At maglalagay din tayo ng sibuyas, isang piraso, kahit anong kulay, pwede. At ang ating bell pepper, isang piraso. At hiniwa-hiwa lang natin ito ng maliliit. At isang carrots, isang piraso. At hiniwa-hiwa na rin natin ito ng maliliit. At isang magic sarap, isang sachet, at isang sachet na paminta. Pwede nyo rin dagdagan kung gusto nyo na mas maanghang. Lagay natin ngayon ay pino. At 7 cloves ang ating bawang. At halo-haloin lang natin ito. At maglagay tayo ng tinagtad na malunggay. Pwede rin namang wala, kumporme sa inyo kung gusto nyo nang may malunggay. Dahil ito ay dagdag sustansya sa ating lumpia, kaya tayo naglagay ng malunggay. Kung ayaw nyo nang may malunggay, pwede rin naman yung tanggalin. Halo-haloin lang natin ito hanggang sa mag-combine yung mga ingredients na inilagay natin. Yan, haluin lang natin itong mabuti. At tikman natin ng kaunti kung okay na ba yung lasa niya. Yan, okay naman yung lasa niya. Sakto lang sa alat. Yan, pwede na natin ilagay sa lumpia wrapper. Maglagay na tayo ng giniling sa ating lumpia wrapper. At pwede na natin itong kamayin. Basta siguraduhin lang natin na malinis ang ating mga kamay. Yan, itupi lang natin itong dulo. Iikot natin at itupi natin ang dalawang tagiliran. At iikot natin muli. At basain natin ng konting tubig. Meron tayong inihandang tubig dito. Dampian natin ito ng konting tubig para magdikit ito. Babasain lang natin ito ng konti para kumapit siya. Yan, at i-roll na natin muli. Bali, babasain lang natin siya ng konting tubig para hindi siya bumuka. Yan, nakagawa na tayo ng isa. Lagay natin ito sa plato. Bali, pa ulit-ulit lang natin itong gagawin ng ganito. Hanggang sa matapos nating lahat na mabalot itong ating lumpia. Yan,
Ayan, ganyan lang kadali. Ayan, natapos na natin ibalot sa lumpia wrapper. Bilangin natin kung ilan ang ating nabalot. Yan, natapos na natin balutin ang ating lumpia. Bali, ang magawa natin ay 22 pieces. Iprito na natin. Magpainit muna tayo ng ating kawali. Pag mainit na ang kawali, ilagay na natin ang mantika. Kahit anong brand ng mantika, pwede. Hintayin lang natin uminit ang mantika. Pag mainit na ang ating mantika, pwede na natin ilagay ang ating lumpia. Bali, ang lumpia natin ay ginupit-gupit natin ito. Conforme sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Bali, ang ginawa natin dito, hinati natin ito sa tatlo. Pwede rin namang hindi nyo hatiin, conforme na yun sa inyo. Pag mainit na ang ating mantika, ilagay na natin ang ating lumpia. Ilagay natin ito nang naayon sa dami ng mantika. Pwede na natin balikin pag nag-golden brown na siya. Pwede na nating hanguin yung iba na nag-golden brown na. At gumamit tayo ng tissue paper para ma-absorb ng tissue ang sobrang mantika. Yan, mabilis lang naman maluto ang lumpia. Nakita natin na nag-golden brown na siya. Luto na yun. Yan, habang may space, pwede pa tayo magdagdag. Ayan, naluto na natin ang ating lumpia Shanghai with malunggay.